darating. Si Lakay darating. Di mo kilala yun? Si Lakay yung announce yan yung sa TV. Oo nga, yun. Sa TV. Sa news. Di mo alam. Di pa sa kilala. Sir, bago lang kasi. Si Kuya, kilala mo na. Daniel Rason. Rason, o. Kakilala mo, buti mo ba? Good morning. Welcome to you. It's a big show. It's a Saturday for it. For the presentation of this morning, our main topic will be the recent announcement of President Aquino that is open to target change that would allow him to seek a second term. Alam lang natin na controversial to. Ang Liberal Party appears to be divided on this issue. You will recall that Secretary Maro has first opened up the possibility of extending the President's term. Na alam naman natin is the Constitution explicitly provides for a single six-year term for the President. Pero sinasabi nila na the reforms must continue under the same President. So we have invited Professor Alan Padilla to explain the implications of this announcement. We also invited Congressman Tony Tinio, who led the filing of an impeachment complaint against the President on the basis of their findings that the part balance in the 2015 budget proposal. I understand that na-throw out na rin itong impeachment complaint even before it was dead to the rival. Still on. Anyway, we also have Senator Quintana to give us his views on this issue, especially since the Vice President has warned of a political and constitutional crisis arising from the efforts by the Liberal Party to change the Constitution and lift term limits. We also have RJ Abeliana and Judith Vargas to talk on consumer and commuting issues. We also have Mr. Bayan de la Cruz of the National Economic Protectionism Association, which stands for Economic Nationalism, and they will promote the Made in the Philippines Products Week starting tomorrow until the 23rd. Matagal na itong NEPA, and they've revived efforts to promote economic nationalism. Tari natin si Professor Alan Padilla kung ano yung kanyang pagtingin sa announcement na ni President Aquino about CHATSA and lifting of term limits. Ang tinuturo sa College of Law, ang pamahalaan ay dapat patakbuhin ng ayon sa saligang batas. Ibig sabihin, nilikha ng saligang batas yung gobyerno, yung pamahalaan, yung nilikha kailangan sumunod dun sa lumikha. Ang nangyayari dito sa ating politika, pamahalaan, ang pagluklok ng mga pinuno ng pamahalaan ay ayon sa saligang batas at sa ating mga iba pang batas katulad ng Election Code. Ngunit
ang ating pamahalaan ay alam naman natin, tatlong beses nang sa strikeout sa Supreme Court, Executive Order Number 1, Truth Commission, unconstitutional. Congressional Court Barrel, PIDA, unconstitutional, strike 2. Tapos, Executive Court Barrel, Disbursement Acceleration Program, unconstitutional, strike 3. Tapos, ano ibig sabihin niya sa karaniwang mamamayan? Ibig sabihin, yung literato ng pamahalaan ay hindi kayang patakbuhin. Ang gobyerno, nang ayon sa saligang batas, napapatakbo nila ang saligang batas ng labag sa saligang batas. Ngayon, sa halip na magtika, sa halip na umiinang itawan, sa halip na ituwid yung kamalian, hindi, palpalitan nila yung saligang batas. Mahirap pa iluwanag sa mga kababayan natin yan. Kasi, hindi mo sinunod ang saligang batas, tapos ang solusyon mo ay palitan natin ang saligang batas. Mali! Kasi, ang equation ay, politics should adjust to the constitution. Itong ginagawa nilang kalakaran, kabaliktaran, the constitution has to be changed to adjust to their politics. Ay hindi pwede ituro sa mga law students yan. Yan ay tututuran ng mga nakakaunawa ng saligang batas, abogado man o hindi. At ito ay kaduda-duda dahil, ayun na nga eh, tatlong beses na eh. Sa mga mahalagang pagkakataon, tatlong beses na na-strike out itong administrasyon ito. Kaya mahirap bigyan ng katarungan yung panukala na aamenda ng saligang batas para bigyan pa ng isang termino yung nakaupo ng Pangulo. Isa sa mga batayan ng proposal to change sa constitution, ang sinasabi ni President Aquino ay judicial overreach, which means yung Supreme Court has been trying to curtail yung executive and legislative. Maling pag-aaral ng kasaysayan niya. Nung nabubuhay pa ang magiting na Senator Arturo Tolentino, sa kilalang konstitusyonalista, sibilista, ang kanyang kritisismo dito sa kasalukuyan nating saligang batas, bago pa lang ito noon, sabi niya, ay nako, this is a dangerous constitution because while it tries to address the matter of executive tyranny, it is now creating the possibility of judicial tyranny. Kaya lumana itong salita ito, hindi original yan. Pero, dun sa Constitutional Commission, kahit na nailabas yung argumentum yun, eh nasa bawan yun. Kaya nga, kinilala pa rin yung power of judicial review. Ano po yung power of judicial review? Yan po ang batay sa prinsipyo ng check and balance at separation of powers. Tatlong iba-ibang sangay, tagagawa ng batas, kongreso, tagapagpatupad ng batas, ehekutibo, judikatura, tagapagpaliwanag ng batas, at tagapagsabi kung ang pagkilos ng mga sangay ng pamahalaan ay ayon o hindi ayon sa saligang batas. Ibig sabihin, tungkulin ng judikatura ng Korte Suprema na sabihin sa isang wastong paglalahad sa isang kaso kung sang-ayon sa saligang batas ang isang bagay o hindi. Kaya pag sinabi nila sang-ayon sa saligang batas yan, tinutupad lang nilang kanilang tungkulin. Kapag ka naman sinabi nila hindi sang-ayon sa saligang batas yan, tinutupad lang din nilang kanilang tungkulin. That is not overreach. That is the essence of judicial review from the time of Marbury versus Madison when judicial review was proclaimed as not consistent, that it does not represent judicial supremacy, but just a performance of its duty under the principle of separation of powers. And therefore,
yung argumento na masyado makapangyarihan ng Supreme Court. Bakit? Dahil kaya niyang magdeklara ng unconstitutional act? Hindi! Pagtupad yun sa tungkulin. Natural, sabi nga ni Apolinario Mabini, ang legislatura, ehekutibo at saka hudikatura, parang tao yan. Yung legislatura, nagagawa ng batas, yan ang utak. Yung ehekutibo, yan yung kamay, tagapagpatupad ng batas. At yung hudikatura, yan ang konsyensya. Kaya yung konsyensya, natural, makapangyarihan yan. Pero yung kamay, hindi maaaring magdikta sa konsyensya. Yung konsyensya, dapat magdikta sa ating kamay. Ngayon, yung sinasabi nilang, ito ang dahilan para mag-court charter change. Hindi, luma na ito eh. Ever since the time of Marbury versus Madison, 18th century pa yan, 16th century pa yan, yun na talaga ang pinaka-esensya ng power of judicial review, ang sabihin kung ano ang ayon sa saligang batas o hindi. That is not an abuse of power, that is an exercise of power. Ngayon, sino ang dapat sisihin? Yung konsyensya, yung judikatura na nagdeklara ng unconstitutional act o yung gumawa ng unconstitutional act? Yun ang tama. Kaya yung ipapahit mo sa hudikatura, ipapahin mo sa konsyensya yung kasalanan, kaya nag-declare ang constitutional yung pagkilos, mali. Dapat hindi ka kumilos ng gumawa ng isang bagay na labag sa saligang batas. Kaya yung lumabag sa saligang batas, yun ang dapat parusahan, dapat palitan. Hindi yung nagsabi na labag yan sa saligang batas. Ibig sabihin, yung Korte Suprema, tumupad lang sa tungkulin nito. Pero yung lumabag sa saligang batas, yun ang trumaydor sa tiwala ng madla. From a lawyer's point of view, yung clash between the executive and the judicial branches arose from yung declaration of that as unconstitutional. Pero sabi na, tatlong processes lang sa DAP ang dineclear ng Supreme Court as unconstitutional. Pero kakanya says, overall, yung DAP is legal and beneficial to the public. First of all, there is no clash. There is no clash between the two departments, executive and judiciary. Ang nag-clash dito, there is such a clash, is the executive clashing with the rule of law, clashing with the constitution. The Supreme Court is not clashing with the executive when it declared the DAP and the pork barrel unconstitutional. It merely performed its constitutional duty in accordance with the separation of powers and principle of checks and balance. Now, sinong bumangga dito katulad ng LRT? Hindi yung nag-manage. Ang nagbangga dito, yung nagmamaneho. Sino ba yung gumawa ng unconstitutional act? Sino ba nagpa-implement ng pork barrel? Bakit? Kung in-implement nila yung isang bagay na ayon sa saligang batas, i-declare ba yan ang constitutional ng Court Suprema? Siyempre, hindi. Pero dahil nilabag mo sa saligang batas, ay i-declare at dapat lamang i-declare ang constitutional yan. Bakit? Sila ang pinaka-watchdog, pinaka-bantay ng taong bayan dito sa pagpapatupad ng ating saligang batas. Kaya pag sinasabi, kailangan ko marinig sa sumunod sa boses ng boss ko, abay, kulang ng turo. Ang boss natin, taong bayan, tama, di ba? Pero ang utos ng taong bayan, nakasulat na. Saan? Sa saligang batas. Kaya pag unconstitutional ginawa mo, nilabag mo ang utos ng boss mo. Kaya huwag mo nang paikutin na nasabihin mo, nakikinig ka sa boss. Ayaw magtanong. Yung salita ng boss, nakasulat sa saligang batas. Ano yung sabihin na unconstitutional? Nilabag mo sa saligang batas. O tapos yung sabihin mo, susunod ka sa bonus ng boss mo, dapat mag-resign ka. I will give Senator Adam a chance to react to his statements. Well, a lot of time may datagdag na nasabi ng lahat ni Professor Padilla na yung sinasabi ni Professor nagmula pa sa kanyang Marbury versus Madison
natin po sa pinaka-importante yung kaso niya, matay abogado, parang ng abogado ito, sinabi ni Chief Justice Marshall, that it is the business of the court to say what the law is. Napakasimple, napakaminaw. Kaya husgado mo sasabi kung ano yung batas. Ngayon, yung apektado will have to agree or disagree, pero hindi pwedeng sabihin na judicial overreach yung pag-interpret ng Constitution ng Korte Suprema. Ngayon, itong gusto mangyari ni Presidente Aquino na i-amenda ang Constitution para magkaroon siya ng second term. Because this is subject to debate. Pero isang napaka-importante ng prinsipyo in lawmaking, kahit sa ordinary lawmaking, dapat yung may akda ng panukalang batas, hindi siya makikinabang doon sa kanyang panukala. Ay dito, walang ibang makikinabang dito kasi si Pangulo Aquino mismo. Pinsala ng bayan, pakinabang ni Pinoy. Okay. So, ngayon, maraming katanungan. Nanalo ba siya talaga nung nakaraang eleksyon? Babalikan po natin yan. Ano? Mahabang diskusyon. We don't have time for that. Pero basahin niyo si Tatat Salud. At sulatin natin yan. Okay. Manila Standard. Pangalawang tanong. Ano bang makabuluhan na nagawa niya bilang Pangulo ng Pilipinas na kailangan i-extend ang kanyang kabuluhan? Assuming na walang problema tayo sa legality niya, ano, sa morality niya, ano bang nagawa niya? Nabanggit na ni Professor Pagay yung tatlong malaking palpak. At ang pinakamalaking palpak, ito, nilusta niya bilyong-bilyong pera ng bayan. Oo. Sabi ng karamihan, 169 billion. Yung sa aming programa ni Ariel, may bisita kami kahapon, nagsasabi, hindi 169 billion yan, kundi 237 billion. Yan daw. Hindi pa natin alam kung magami na. So, saan napunta yan? No? Samantalang daang matuwida ang patutungan niya. Pero dyan po, nasaksak yung 237 billion na pera ng bayan. Maraming nagugutom, maraming walang trabaho. Puro pera ang pinag-usapan. Pero ang pera nasa bulsa ng mga politiko. The accomplishment ni Presidente Aquino. Yan ba ang ipagpapatuloy na tayo? Pangatlong katanungan, hindi na masyado niyang hinahati ang tayo. Marami ng problema tayo kung saan tayo papigat eh. Na ang kinahiral niya, yung kanyang gusto lang. Hindi yung talagang gusto ng kanyang boses. At ang huling katanungan niya, hindi ba niya binibigyan ng karapatan, sapat na encouragement ang bayan na tanggalin siya sa pangalungan by direct action? Pero sabi, ako natutuwa na sinabi niya ito sapagkat for me, It removes all obstacles from the people to openly ask for his ouster. Are you saying that switching teams is not a problem? Yeah, what's happened? Darating yan, darating. Within the month, may mga kilosan na lilitaw dyan. Na hihingin ang pagbibig ni Pangulo Aquino sapagkat binastos na niya ang saligong lakas, binastos na niya ang iwan ng
Julia. Grabe na po. Isang magiging ating manunula. Julia. Julia. Hindi ba sa 25, August 25, mayroon mga rally na pinaplano ang mahantay for groups. Kasama ko yung protesta laban sa extension. Wala, hindi natin may iwasan. Ngayon pa lang, may si RK, meron ng Ano mo kalong? Ganun doon yan. Yung mga karakter lang ganyan. Ah, okay. Pero, yung National Transformation Council, parating na po yun. Yung palagay ko ang pagmumula ng mas malaking sigaw laban po kay Pablo Gil. Kaya lang, no? Ano ba yung dapat issue ay still subjective sa Supreme Court? Kaya hindi ba dahil na yung makikita ni President Noynoy Aquino tends to try to change or to influence the dissenting motion for consideration before the Supreme Court? Would not that be subjecting to commission in Supreme Court? And can a private person file a petition in the Supreme Court to declare Aquino a contempt of court for trying to influence the decision? The answer to both questions is yes, but don't expect, don't expect anything to happen. Because, as you know, the magistrates have not inclined to show any adverse reaction to political moves. It is a political, high political issue, and I think this might constitute an exception to the sub judice rule, because it is his duty to defend his unconstitutional act. It is upon his instructions that he asked the Solicitor General to move for reconsideration. Now, this matter of sub judice, we must distinguish between declaration of unconstitutionality and making and annulling an illegal act. Yung declaration of unconstitutionality, that is a recognition of the violation of the Constitution from the very beginning. Unlike an annulment, you know, one that says this is considered violation of the Constitution, there is an annulment, ibig sabihin, it is valid until annulled. Ano yung importansya nun? Kasi yung operative fact doctrine, kasi sinasabi, kahit na unconstitutional, yung mga ginawang, yung mga operative facts arising from the implementation of the unconstitutional law are given recognition by the court because it is impractical to nullify them. The problem is, okay lang yan dun sa mga arguable unconstitutionality. Not in this particular case, Adap, where it is not arguable, because you must understand why it was declared unconstitutional. It was recognized as unconstitutional from the beginning. Why? There is no interpretation involved. There is only pure and simple application of the principle of separation of powers. The executive cannot usurp legislative prerogative in determining how public funds will be spent. Ganon kasimple yun. Kaya yung argument na overreach ng judicial interpretation will not happen. And that is why in law schools, the DAP issue is indefensible. Bakit? First year ka pa lang, tinuturo na yung separation of powers, tinuturo na yung check and balance. Dito, pagkatapos magawa yung General Appropriations Act, you cannot modify that. So whatever is whatever funds arise from the
General Appropriations Act, hindi mo pwede i-appropriate yan by executive fiat. Hindi pwede. Balik mo yan sa general fund. And then let the legislature exercise its power of the purse. Ang nangyari dito, hindi. Kaya nga simple-simple yung dispositive portion dun sa DAP decision. Sabi nila, violation of separation of powers. Hindi na nga in-specify kung anong provision eh. Basta sinasabi lang ng Court Supreme, hindi naman mahirap ito. Eh pagkatapos ng batas, General Appropriations Act, yung mga congressmen, yung mga legislators, yung mga senador, they cannot have any other participation except to implement on the part of the executive. Eh hindi, nag-i-endorse pa eh. Sa mga NGOs, bawal yun. Yun yung sinasabi nila. Yun ang overreach. Hindi judicial. Meron legislative overreach on in the case of the fourth barrel issue. So, yung kahit na technically, sub judice pa yan, malabo na yan. Bakit? Kahit na sinong first year law students, wala na i-reconsider kasi hindi na nga dapat na nakarating sa Supreme Court yan eh. Kaya nga, itong operative fact doctrine, in 2010, a decision has been rendered by the Supreme Court. The operative fact doctrine is dead. You know why? It was explained in that case of Daan versus Sandigan Bayan. Sabi nga nun, eh pag pinayagan natin itong operative fact doctrine, some unscrupulous legislators, even if they know that what they are doing is contrary to the Constitution, they will take advantage of the benefits it will give them and then let many years pass until it is ruled upon by the Supreme Court and then rely on the operative fact doctrine to benefit from their unconstitutional act in the first place. Kaya ito, itong application ngayon ng operative fact doctrine, this is dishonest. Why? Ang turo sa law school, if you are going to reverse a doctrine, you must trace the history. Dito, sa DAP, operative fact doctrine. Doon sa PIDA, operative fact doctrine. Pero, they do not trace it to PNB versus the Agbayani, which is the source of that doctrine. Hindi nila ina-explain yung Daan versus Digan Bayan, bakit nila pinatay yung doctrine na yan. Wala. Basta lang, inulit lang. And that is what we're saying as, you know, while the DAP, the pork barrel issue, destroyed the reputation of our institutions, the legislature and the executive, the judiciary cannot escape responsibility as much as well. Why? Itong the way decisions are written, yung word na prospective, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, the illegality of the fourth barrel will begin only from the release of the decision. Abay, that will violate common sense. Kasi if it was unconstitutional from the very beginning, then it cannot be given any effect. Why? Because that is the definition they gave to what is void. An act that is contrary to the law or the Constitution is void. And according to Velasco versus Lopez, the Supreme Court in 1901, void means three words, no legal existence. So how can it give rise to operative facts? The operative facts constitute crimes. That is the fact. Before we go to other issues, let's ask Congressman De La Cruz, what a sentiment of this fellow congressman, especially sa independent bloc, tungkol sa Chacha and Terry Central. I think it's a majority. The majority of Congress is against it because, number one, the president is supposed to be the, he took his oath to abide by and implement the Constitution. It is not his duty to start instigating people to look at the Constitution. If he wants to have anything to do with the Constitution, he can always say there are three modes of amending the Constitution. Number one, people's initiative. Number two, Constitutional Assembly. Number three, Constitutional Convention. I have every reason to believe that the Constitution right now is no longer in rhythm with the times. So these are the reasons, 1, 2, 3, 4. And therefore, I will ask Congress to start pursuing the possibility of amending the Constitution by way of these three votes. Finish. Why is he
in the first place, the president was against even the discussion in Congress about the possibility of amending just economic provisions. He was against it. Against. He was against it in the first place. And then now he's saying he's listening to the voices. I'm sorry, but what kind of voices is he listening to? Maka problema tayo nga, if you start listening to voices and you start coming up with some statements, maka problema tayo. So as you, we have some other guests here. We would like them to possibly give us some idea regarding their own advocacies, because we have here the consumers and the commuters group, including the transport group, because up to now we have not yet resolved the issues of traffic and congestion in metro, in the ports and in Metro Manila. Of course, later on we will ask Bayan to give us an idea what's happening with the MEPA, no, para makapag-ibigyan tayo. Kasi kahapon, nag-install na naman sa yung ano, MRT. And we are paying 57 million pesos for the operations and maintenance contract of the MRT. 57 million pesos a month, 57 million pesos a month, it's not 57 million pesos a year, it's 57 million pesos a month for O&M. With this contractor, buildings, etc., the Trump, nakasama dyan yung mga grupo na pinagbigyan nila ni Tambor. Kaya yan ang problema eh. These are some of the basic problems. I hope our group from the UFCC and from the transport group will give us an idea. Kumusta na ba kayo? Kasi kahapon, ang daming stranded sa EDSA. Kasi ayaw na sumakay sa MRT. O, Julius at saka si Bayan and then Arte. Kumusta kayo dyan sa transport group? Magandang maga po sa ating lahat. Sa mga kapitala sa ating kaibigan, naman po natin na may isang pagkakataon na rin po kami ng isang OLD Pro at nais ko po nga magtaling rin po pagkakataon ito para pasamalakan si congressman at ang isang closer nagbibigyan po pansin hindi na rin mga maligit na magagawa sabi po mga driver at doktor sa South Luzon at nais ko rin po pasamalakan din ulit si congressman at ang isang closer kung may mga sa inyong tulong, maaari po na ngayon po naghihimas pa rin po ang marehas. Dahil nakakalalabas ko lamang po ng Kalamba City Jail bago po nakaraang buwis dahil na naresto po kami habang nagpakalakay po kami sa mga nasirik na bus dito po sa Kalamba NLRC. Tatlong brand new na yung bus po yan na ino-operate ng Jack Liner at Rosetta Lines. Pero ang ginagamit pong prangkisa ay yung prangkisa po ng dati namin kumpanya, yung Grand Star Bus Company po. Sa katunayan po, nakapag-file na kami ng petition para kansilahin yung prangkisa ng Jackliner, Rosetta Lines at Grand Star Bus Company. Dahil po sa paggamit nitong Jackliner, dahil po sa ginagawang sakwatan ng Jackliner, Rosetta Lines at Grand Star Bus Company, ginagamit po yung prangkisa ng sa pagkagalan ng sarado kumpanya. May file po namin itong petition na last week po, dahil ito po ay hindi lang panloloko po ito sa mga empleyado at magagawa ng Grand Star, Jackliner at Lucena Lines, kundi ito po ay malinaw na pagtataksil sa tiwala ng mga pasahero at ng publikong mananatay. Higit po sa lahat ito po ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Dahil po dito sa naniniwala po kami, dahil po dito sa ipinay namin petition sa MTFRB na sana na may aksyon na ng ating chairman ni si Winston Ines, dahil ang matagal na rin po inaito ng mga gagawa ng Grand Star Bus Company. Pero ang nangyari po ay parang gumagamit po ng matinding influensya itong mga kalaban po namin, itong Jackliner at Lucena Lines. Dahil po nagpapantay po kami ng mga bus na na-sheriff na kinitay po namin yung desisyon sa Kalambay na Narasi dahil nag-file ng third party claim. Ito ang Jackliner at Lucena Lines na di umang sinaro yung may-ari itong mga bus na nag-sheriff na binapantay po ng mga magagawa ng Grand Star Bus. Sa kabila po na ang registration po nito sa NTO, yung ORCR ay nakapangalan po sa Grand Star Bus Company. Yan po yung registered owner. Kaya po kami mga magagawa ng Grand Star Bus, kami po yung nagbabantay doon sa mga nasirip na tatumpa sa Kalamba NLRC. Kaya nga lang po, nakakalungkot po dahil nito pong nakaraang Agosto 8, habang pinabantayin po namin nung bandang umaga po yung mga bus na
na na-sheriff at naghihintay po kami ng desisyon ng mga arbiter dito sa Calamba General, si ay ilang beses po nga pabalik-balik po yung pwersa ng jackliner. Mahigit 50 katao po yan na binubuo po ng mga driver at konduktor ng jackliner. At mahigit 30 katao na naniniwala kami mga security personnel ng jackliner at los analyze dahil ang suot po nila mga combat boots at mga nakapisyon lang na pulong na kaputi. At pinay po nilang na-agitate yung tao na gusto nilang kunin po yung bus na kahit ang posisyon po kasi ng union dito, wala naman po yung enforcement officer, although nag-file ng ban, ng security ban na dito sa Calamba NLRC, pero wala pong enforcement officer. Kaya pong ang mga tao po, ang mga magagawa po ng transa, pinapantayin po itong, mga bus na na-sheriff. Kanya nga lang po nakakalungkot dahil nagkaroon po ng konting pagkatalo, yung isang officer po namin, officer po namin, yung tinatanong kung ano po ba yung ginagawa ng mga tauhan po ng Jack Tyler at pabalik-balik po sa, no, yung sa pinapantayan namin bus. Nagkaroon sila ng konting pagkatalo, nagkaroon ng konting tulakan. So after po noon, lumipas lang po yung 15 minuto habang umalis po yung mga tao po ng jackliner. Makalipas po ang 15 minuto, andito pa, halos sa tatlong mobile patrol po na galing Calamba City Police Station. Ay pilit po kami inaresto base lang po sa pagtuturo ng isang utusan ng jackliner na umaling sinakta namin. Sa totoo po, yung kamento po, magaling po akong magsalita. Nagpapaliwanag po ako pero hindi po ko na nakit ng kapwa. Kaya ulit tatakay, tinuro po ako na ako raw yung nakit. Kaya doon po, nung inaaresto po kami, kinausap po yung arresting officer ng Calamba City Police na siya tanong ko kung may arrest warrant. Ang sagot sa akin, hindi raw nila kailangan ng arrest warrant. Iniimbitahan daw ako, sabi ko pwede ko nang ako, since invitation niya, pwede ko nang siguro tanggihan. Pero ang sagot sa akin mga arresting officer, yan raw, at pursuit daw kami at wala pa sa 24 hours yung pangyayari. Kami tinuro, dinampot po kami, dinala po kami sa Calamba City Police Station, in-inquest po kami, hanggang gabi po, dire-diretso po kami sa kulungan, wala po kami nagawa. Doon pa na, nakikita po namin kami maliliit na manggagawa po. Kung may nakasama pa kami justisya dahil halos isang dekada po nakikipaglaban, kami po yung mga nilokong manggagawa, mga driver conductor na ninakawan po ng benepisyo, kinatasan sa SS, hindi binulog. Tapos inobserbahan po namin yung proseso ng batas natin kahit mahabang panahon po, 10 taong po kami halos nakikipaglaban. Pero sa kaduluduluhan po ay ang lagpak po namin sa loob ng kulungan, kundi yun nga lang po sa kulong ni Congressman natin. Tapos hanggang ngayon po ay nagihimas po kami ng rehas. Ito po yung nakakalungkot na, kaya nga po nung makalabas kami ng Lunes, nakaraang Lunes, nag-regroup kami, minitin ko yung mga opisyal ng kunyo namin, na sabi ko, mag-stay muna tayo dalawang gabi dahil may isa pang bus na natitira doon sa Calamba NLRC dahil nabawi na yung dalawa ng jackliner. Nag-stay kami ng dalawang gabi para na ipakita na hindi naman kami natatakot doon sa mga ginagawa ng jackliner doon sa NLRC. Pero after 2 days and 2 nights, nag-desisyon kami iwanan dahil gusto na namin mawala ng tiwala sa hustisya dahil sa ganitong pangyayari. Sa saan po, mabigyan naman po ng pansin itong laban ng mga manggagawa ng Transa Bus. Dahil naniniwala po kami, ito po yung kilos ng jackliner dahil napagkalaman nila na nagkain na kami ng pipiso para kansilahin yung pangkisa nila dahil sa panluloko nila sa mga pasero at ng taong bayan. Okay, pigil natin ang magkapan daw si RJ na tungkol sa bayan. Tungkol sa bayan, di ko ba ang tao? Eh, sige, Arte. Okay lang. Magandang umaga po. Update lang po, no? Nakakapagtaka na busy-busy po yung ating Senado at Kongreso. Kasama po ang kanilang amo sa Malacañang na si Pangulong Aquino sa pagdidirehe ng charter change at paglulutang ng term extension. Samantalang sa Caterpang traffic, ang laki ng problema natin sa chicken, ang laki ng problema natin sa issue ng bigas, ang laki ng problema natin sa tubig, sa kuryente, sa telco, at marami pang iba. So malinaw po ang panawagan ng mga boss niya mula sa mga Filipino consumers. Inututulan po namin ang term extension na ito sapagkat ang mga pangunahing benepisyaryo nito ay kanilang mga kasabwat ng mga politiko
na naghihintay po mula dito sa mga programa na muli nilang pipirmahan dito sa mga budget na paparating at yung kanilang mga kasabwat na mga kapitalista. Kaya nga po dito sa usapin ng mga public utilities na ito, sana ito yung kanyang unahin. Unahin niya yung interes ng mga ordinaryong Pilipino sapagkat ito po ang tunay na sigaw ng taong bayan. Tama na, sobra na, no to term extension. Maraming pong salamat. Bigyan natin ng pagkakataon din si Parian de la Cruz ng National Economic Protectionism Association. Good morning po, ako si Bayan de la Cruz from National Economic Protectionism Association. Ito po August 17 to 23 is made in the Philippines Week. It's made in the Philippines Week, the presidential proclamation na po yan since 1936. During 1934, when we were fighting for political independence, they all realized that the Filipinos must be dominant in the economy so that the Filipinos will be the beneficiaries thereof. So, while they were fighting for political sovereignty, kailangan ihanda na yung economic independence natin para pakinabangan natin yung ekonomiya ng bansa para umulat yung buhay ng mga Pilipino. Pero hanggang ngayon, economic independence is still a struggle because yung dominante sa ekonomiya ng Pilipinas, parang hindi yung mga Pilipino nakikinabang. So we're still pushing for the presidential proclamation na sana po maging siyang bill na. Tagal-tagal na niya, presidential proclamation sa since 1936, made in the Philippines Week, na dapat pinag-uusapan sa lahat ng state colleges and universities, paano nga ba uulat yung Pilipinas? Paano nga ba i-implement, execute yung economic nationalism? Na sana maging bill na siya. Tapos pinapaalala namin sa lahat na sana itong August 17 to 23, i-celebrate po natin yung Made in the Philippines Week. Takiligin natin yung produkto natin at sana pag-usapan sa mga eskwelahan, sa mga universidad, kung paano uunlad yung Pilipinas. Maraming salamat. Yes, sir. Made in the Philippines Week, mag-statement ba kayo? Nagkaroon ng kakapusan ng chicken and holiday. Kasi ito pala Jollibee na supposedly Filipino Corporation, 90% imported. Yung McDonald's na American company, 90% local ang chicken. Yes, totoo po yan. Sobrang dami talaga nating i-import. Ang naniniwala pa rin ng NEPA na ang kailangan natin is mag-industrialize. Doon pa rin kami, doon pa rin ang pinupush namin. Paano nga mag-industrialize? Yung i-import ng Jollibee, sweepings, yung mga tira-tira ng parte lang hindi kinakain ng Amerikano. Totoo yan, kinakailan ng Amerikano, chicken breast. Hindi kumakain ng pakpak, hindi kumakain ng legs. Kaya walang chicken breast sa Jollibee kasi nga imported. Kapag magnegosyo ka para maggawa ka, mag-produce ka ng mga chickens, usually, hirap ka sa bangko. 18 to 25% na loan mo. Pero pag mag-import ka ng chicken, for example, you only pay 6 to 8% per annum. So, bakit ka pa mag-produce ng chicken? Kung mangungutang ka sa profit-tripping interest, delikado ka pa dun sa negosyo na kesa mag-import ka na lang. So, babalik ulit tayo lahat na the only way, the only solution para umundad ng Pilipinas is mag-industrialize tayo. Ngayon, yung localization, improved na nag-pay na siya. Even sa US, meron silang Buy American Law. Isa sila sa nangungunan na nagpo-promote ng globalization. Pero bakit ang Amerika ngayon meron ng Buy American Law? Bakit sa Europe, ang England, meron silang British products for British jobs? Pero ang isang component para sa isang successful na industrialization is the nation's identity or yung economic nationalism. Kailangan meron tayong mga negosyante, kailangan meron tayong mga makabayang negosyante na magpo-promote ng economic nationalism. Make in China. Nasaan yun?
Yun nga po eh, hanggang ngayon hinaharap natin sabay naman yung labanan natin for, bakit kayo hindi magkampanya na wala naman tayo mabinili it's easier to gain more eh. Sabi nga dito sa Pilipinas, mahal maging nationalist. Dapat hindi ang kampanya hininyo yung policy sa importation, yung policy na ang mahal-mahal ng babayaran interest kasi risky. O pagka ng utak at nag-invest sa any agri-endeavor. Ang tukaw po, tuloy-tuloy yung laban namin dyan. Pero we are reviving the foundations, yung foundation ng government for economic nationalism. So simply, made in the Philippines weak na lang. Na hindi na i-implement. For example, ito Made in the Philippines Week na to, obligado, supposedly, may memorandum before a DepEd, obligado ang lahat ng state colleges and universities sa isang linggo nyo pag-usapan kung paano uulat yung bansa. Hindi ba, so, doon sa mga simpleng bagay pa lang, hindi na siya na-implement. So, yung pala ngayon yung tinatry namin i-revive. At sana maging bill na itong presidential proclamation ng Made in the Philippines. Di ba kayo pa siyang insyadong malambot yung kampanya niya sa America, may Buy America, ginawa nila, ni Rami, yung mga tindahan na nag-rebel na Made in China. Pati kayo mag-rally si Jollibee. Sabihin nyo, bakit takot? Mag-rally kayo, puro imported ang tinda. O sa SM, puro Made in China ang tinda. Naniniwala po kami doon, pero sa ngayon, ang Pilipina namin is yun nga, yung i-implement muna natin yung Made in the Philippines Week. Kasi isang linggo lang naman yun, mga state colleges and universities. Isang linggo ng nationalism? Parang kanta ni Melda Pato na isang linggo ng pag-ibig. Pero guys, sa presidential proclamation na matagal na, na sana maging bill na, and sana ma-implement. Mahirap talaga kasi mas mula nga yung voter guest ng local eh. So kahit ako, gusto nyo kumang sumunod sa ano, sa kampanya nyo na Made in the Philippines by Filipino, hindi ko magagawa kasi mas mula yung voter. Kahit sapatos, diba sapatos, mas mula yung gawang China, gawang Indonesia kaysa gawang Pilipinas eh. Kaya yung natin yung ating struktura. Ano po, yan usually yung reason. Okay, ngayon, yung takilikan is important. Takiliki natin yung sarili natin produkto. Pero ang pinaka-solution po dyan is still industrialization. It is still industrialization and to protect our economy and to protect our domestic capital and improve our capacity and capability for production. Apparently, hindi lang tas ng gobyerno. Yung nga po eh, naglalabanan tayo sa PINAP, naglalabanan tayo sa DAP. Pero, yung buong yaman ng Pilipinas, yung resources ng Pilipinas, yung domestic capital ng Pilipinas, hindi natin napapansin. And the only way na ma-harvest tayo ito at pakinabangan ko ng mamamayang Pilipino is kung mag-industrialize tayo. Pinapivatize nga natin yung mga basic, ano, yung mga second industries natin. Alam niyo po, malinaw na ang direksyon ng gobyernong ito, lalong-lalo na sa usapin ng charter change, sa 10% pagbubukas ng ekonomiya. Kaya wala po tayong aasahan sa gobyernong Pinoy na ito. Wala po. Tayong mga Filipino consumers ay talagang ilulubog niya sa Comunoy. Tayo ay mananatiling alipin ng Maynilad, Manila Water, ng Meralco, ng mga tuta niyang mga politiko dito sa term extension na ito at sa charter change na ito. Kaya malaking hamon din po. Tama yung mga tanong natin. Ano po? Malaking hamon ang oras na ito. Tingnan natin ang ating kinabukasan. Kinabukasan ba ng ilang mga nakaupo sa gobyerno para sa kanilang interes o para sa interes ng nakakaraming Pilipino? Itong economic nationalism o by Filipino, nag-upisa pa kayo siya yan, hindi lang kay Quezon. Dahil na yung pinorm niyang La Liga Filipina. Matanda na. 1893. sinasabi na, by Filipino. Filipino should put up their own industry and patronize their own products. Kung nag-sell siya sa lapitan, nag-umuha siya ng kooperatibo. Sabi niya sa mga Pilipino doon, na bumili sila sa mga Pilipino retailers, kung nasa yung gift kasi sila nag-control ang ekonomiya natin. Ngayon, ang tanong ko,
Bakit ba yun? Matagal na itong nationalist proposal natin, hindi pa mulan. Nangyayari ngayon, nakakaroon pa ng reaction eh. There is a move to amend the constitution, removing the economic provisions protecting Filipino industries. Agay nga 60-40. Gusto mo natang palitan niya nga eh. Palitan na sa kanin. So, for an investor, we'll be able to come here freely without any barrier. Ngayon, yung free trade na yan, magmula pa ng, well, from Rizal, Quezon, 1909, that was being proposed already by our Congress. May ikutan ng Pilipinas. Economic recession worldwide, wala na yung mga free trade. Kaya may America. America is the citadel of capitalism. And yet, they are propagating by Philippines and by American. Dito, pag ikaw ay sabihin mo, let's protect by Filipino, protect local rural industries. Sabihin mo, bumis ka na. Hindi ba ang katotohanan dito? The reason why we are not able to protect our industries is because we allow ourselves to be pressured related to foreign interests. I am a foreign American State Department, yun nagtuturo sa akin eh. Kaya yung Filipino First Policy ni Garcia, ang bumagsak at pabagsak mo na yun, American Chamber of Commerce eh. Kasi sinuportan mo kasi makapagap, Filipino First and Important Exchange. Yun ang nagbuhay, second to Japan, hindi ka namin. Because economic protectionist policies adopted by Magsaysay. Hindi mo gusto siya malaman ito. Kasi sinasabi niya yung nakaw ng 237. Ngayon, tatanggalin pa nila. Sino nagnaka? Paano nila ito? Diba? Ano na yung kami na yung mga? Hindi yung explanation and use yan ang mga sa diaryo. Minerals ka ba? Hindi kasi from our forefathers. Well, tinatanong ko sa inyo. Anong gagawin nyo? Regarding this proposal, to amend the constitution to remove the economic provisions protecting local industries. Hindi, si Bayan, isa lang ang gusto niya. Talagang mag-aayos ang ating industries. Kaya, hindi, pero ganun, it appears that there is really a strong effort right now to go back the time-honored policies of protecting our industries and working around. But that has got to be done in a manner na comprehensive kasi hindi kaya yung isa-isa lang eh. Kaya nga lahat ng mga sektor natin inaayos, tinitingnan ko paano pa makagamit yan. Kasi talagang lumubok eh. Talagang lahat ng mga pinagmamalaki natin mga sektor nagkakaroon ng mga problema. Kaya nga itong pagpasok ng ASEAN Economic Integration, yan, malaking hamon sa atin lang. Hindi natin aking alam kung paano tayo magpo-focus mo ito. Kasi karamihan dyan, mga agricultural and other products para makapasok sa atin. Hindi yan, ang very competitive yung ating mga kumpanya. Tinaayos, tingnan natin, umaayos natin within the next several years. At si Presidente, it appears, iba na ang kanyang pag-aayos, papalitan na lang niya ang Constitution para mabago ang pag-uusapan. Kasi ayaw na niyang pag-usapan itong tungkol dito sa mga ito. But in the meantime, I think it will be good for us to have another look at yung mga binabanggit kanina ni na Professor Pagia at saka Senator Tangkat tungkol nga dito sa pag-aayos dito sa ating Constitution at saka dito sa mga kaso natin. At mamaya-maya, if anybody would like to get any idea what's happening in the cases involving the three detained senators and Janet Lim Napoles, the principal counsel of Janet Lim Napoles is here, Attorney David. Dito lang. Para makapag-usap sa... Para makatanong din. Dito ka. Just to give us an update and whether the rights of your client are being violated.
So, ang tanong ko lang kay Senator Tata at saka kay Professor Pagia, may alam. Ano na gagawin natin in the face of all of these things? Is it possible at this point in time, even with just the passing statement of the President, can he be held liable with this statement? Oh yes, pero we must first try to simplify the situation so that we will be on the same page. How do we simplify? The President is just like the driver of a bus. The bus is the government, the passengers and the people, the cabinet and the conductors. The bus must be run in accordance with the instructions of the passenger, in accordance with the constitution. Eh, tatlong beses na nabubunggo eh. Kaya pag nabubunggo yung ano, yung driver, ihintayin mo ko ba yung 6 years na kontrata bago mo policy niya? Hindi eh, dapat kung matino-tino yan, magre-resign na yan eh. Pero kung hindi matino, eh dapat utusan na yan, palitan na yan, driver na yan. Bakit? Ibabangga pa ulit tayo. Ito nga eh, hindi na tayo ibabangga sa konstitusyon. Papalitan na yung konstitusyon. E di napakasahol niyan. Ibig sabihin, he cannot perform his duties in accordance with the written instructions of his boss. The written instructions are in the constitution. And you violate 3 times, binangga mo yung boss natin 3 beses, nakakahiya. Pero ito, hindi na hiya. Ayaw nga mag-sorry eh. Tapos, dahil lang siya ang bumabangga, dapat patabihin yung poste na nababangga. Kasi yung constitution, para yun yung poste, binangga 3 beses. Ngayon, para hindi siya mabangga, hindi siya mahalata at hindi marunong maneho, mapuputol yung poste. Sus, Mariano, sir. Andun tayo ngayon. Kaya, eh, yung tanong na, ano gagawin natin yung sadari? Common sense! Pag pinabangga tayo, pinabangga, walang nangyayari sa mga kababayan natin sa Yolanda. Ang dami-dami na nanakaw sa PIDAP, alam dami na nanakaw sa SADAP, tapos sabihin, lumalaki ang utang natin, hindi mo malaman, may savings ba tayo? O bakit lumalaki ang utang natin? Bakit walang pondo sa Tacloban? Walang pondo sa mga mahirap. Kahit dito sa Morato, ang dami ng mga yagit dyan sa kali. Dati wala yan. Kaya nga, kumbaga, kung tatanungin, ano ang dapat gawin? Common sense. Tanggalin. Balitan. Ni RJ. Tama na. Sobra na. Kaya, mas masahod ito kasi 3 beses na bumabangga yung bus natin. Anong bigtan ng common sense pag bumabangga? Kahit anak natin nagmamaneho, eh, kung buhay yung magulang nito eh, anak-anak, palitan ka na, palitan ka na. Maglagay ka ng nakakaintindi magmaneho ng gobyerno. Ito yung hindi nakakaintindi ito. Tapos, yung mga konduktor niya sinasabi, ah, siya pa, dagdagan, hindi matapos yung kontrata, dadagdagan na. Common sense ba yan? Ay, nako, sabi nga namin sa batas eh. No? It is all right to violate the law. Because when you violate the law, you can have a lawyer defend you. It is still all right to violate the constitution. Why? You can always hire a lawyer to defend you. But it is never all right to violate common sense. No lawyer can defend you. And that is what we are doing now, ladies and gentlemen. Our president is violating common sense, including his group of, they call him cabinet. Nakakaawa tayo. Eh, ewan ko kung hanggang kailan natin matitiis yung sunod-sunod na bangga. Let's give a chance to Attorney Steve David to give us an update on the policy. The policy. Good morning, sir. Good morning. Well, cross-check natin eh. Ang daming nangyayari kasi doon sa loob ng quarter. Ewan ko kung nakikita ng publiko. Doon na yung ginawang investigation ng Ombudsman. Ang dami doon pumirma sa voucher, check-in, pera, magal sa mga deliveries, magal na report. Inamin nila yan, dami. Kapag tinanong yung ombudsman na hindi mo ginasuhan niya, ang sagot ay bigyan mo ni Bendo niya. Eh, yung mga president ng witness. Well, bigyan mo ni Bendo niya. So, hindi na yung sa kaya yan, abogado sumasagot niya. Yung abogado ng Congressman.
So, pag sinabi nila, bakit naman sabi ng mayor, eh, peke yung pirma, bayan ko na ito, walang naman ang matter of defense, kapag hindi mo nila sinabi. Eh, hindi, sabi mo ni Benno, huwag kakasuhan niya. Eh, fake lang daw pirma niya. Eh, pero pag si Senator niya, sinabi niya, peke yung pirma, huwag kakasuhan ba niya? Hindi ba? Pag sila, ganun ang nangyari, tinanong ko, eh, bakit naman yung magayon ng client ko sa driver lang, eh, bakit mo sinama? Kasi hindi ko alam, wala naman ang alam na participation din. Sabi ng abogado ng ombudsman, eh, bakit nasama blunder pa? Eh, hindi ko alam. Kaya si Pauling na bayan, o, ayan. Sabi ni Bengor, pinig niya yung firma ni Pauling na bayan. Ayan, nag-obstop ni Senator Hilo. Eh, bakit mo kinasuhan? Eh, si Bengor pala na may kirong firma niya. Eh, pinatawag mo ba? Para mag-clarify man lang, sabihin niya kung firma niya. Eh, hindi ko na pinatawag yan. Kasi sabi ni Bengor, eh, sila naman ang mastermind niya kasama si Janet na po. Eh, kasi, ang problema sa kanila, pag sinabi ni Bengor, magkasuhan, magkasuhan. Pag sinabi ni Bengor, kasuhan, nakasuhan. Kinamin niya, on cross-examination ng mga abogado. Kaya natulong ko siya, kung ganito ba klase ng investigasyon sa ombudsman. Pag sinabi lang ng isang tao, dahil naabrahan, dahil nasumpo, pero sa lahat ng dokumento, lumalabas sila yung may kinamin ng komisyon, kinamin ng ombudsman, na wakipirma ang client because dyan ito sa ito. Kinamin nila na sa track load of evidence, walang beneficyo na nakikita ng mga kinamin nila yan, cross-examination. Pero, ang sabi ni Bengor, kasi kaya ako naman ginawa yan, umustad yan, Mr. Boris. Umabot siya ng 8 taon sa pagsunod sa Marek na wala naman doon siya pakilawa. Pero ang tinanong ko kung yung pera mo sa banko, pwede wala niyo makita. Si Pedro, sabi mo. Diba? Kasi inaakusahan natin ang blunder ng mga tao, si Senator Revilla, Senator Rodrigo, Senator Ringo. Sinasabi natin may blunder, sinasabi natin si Janet at pasasasakyan. Pero sabi ko, eh, sinasabi niya. Pero ang sinasabi ko naman, tingnan naman natin yung pera ng mga tao kung saan na-deposit yung pera. Like si, kasi ang pera na i-deposit ko, doon ni Benmo, sa banko ni Benmo, yung NGO ni Benmo, o, ngayon, sinasabi niya, wala naman daw sa kanya yung pera, binili daw ni Janet. Nasa lang ang resibo ko. Pag nagbigay daw siya kay, ano, pag nagbigay daw siya kay Benito, sa'yo daw, naka-resibo. Pero pag siya naman ang makandok ng pera, wala bibigay ng pera kay siya, wala naman resibo, kahit isang resibo. Wala siya may pakita. Kaya sabi ko, eh sige, di, kung totoo wala ka, tinatago mo, saan natin yung banko mo? Kasi sabi ko, isang banko lang, 80 lang, 60 ng accounts niya. Eh, during cross, sinabi nga niya, inanay niya, yaya lang yun, siguro. Hindi ka lang minamalit ang sayaya, magiging trabaho. Pero siguro ang sayaya, hindi lang nakakaipon ng banko. Tapos si Ben Moore, ang pinagtataka ko, kung totoo siya, bakit hindi niya mailagas yung kanyang pangakaros? Bakit kumuha pa siya ng tatlong abogado para ipose yung pagbumukas niya ng first year? Yan yung mga bagay hindi nakikita ng publiko. Kasi ayaw naman ipakita. Ayaw ipakita ng publiko. Kasi ano tama niya sila? Una-una, bakit inamin niya, at least meron daw siyang 4 billion na kinita. Bakit hindi niya binalik sa gobyerno ngayon? Diba, nag-apply ka ng community. Yung 4 million, hindi tamo sa pag-deliver mo ng test projects, hindi mo pinanig, hindi kinuha niyo ang question yung 4 million. Diba, parang na madali ba? De, parang na madali ba isang pagpapile ng kaso sa tingin mo? Madali talaga paniwalaan yan, boss. Kasi wala naman kasi ginawang investigasyon pagka yung... Ito ang tanong ha, bakit hindi mo in-investigahan si Janet? Hindi mo man lang pinatawag o yung kanyang mga driver o yung mga senator, yung mga chief of staff. Sabi ng investigator na, sabi niya, eh kasi sabi po na dyan, no, siya po yung formality. Kaya hindi ko na po siya kailangan isigyan. Sabi niya, jam yun, news now. Sabi niya, eh ito na panagawa ko, sabi ng dokumento. Sabi ko, ano naman nasabi ng dokumento? Ano sabi ng COPAN na ako ito? Tatanong lang na ito. Yes, sir. Yung isang dating co-accused sa alisulat sa affidavit ni Janet
kumita siya ng 46 million kay GP at sa Tito Boy. Kumita siya sa Malampaya ng almost 900 million. Yes, sir. Nag-solid siya ng 40 million. Ngayon siya state witness. Wala ba kayong action na ginawa niya o gagawin niya para ma-invalidate itong parang mukhang nagkaluhan tayo ito, ano? Sabi nga ako ni Atty. Paradia, paano makakasaw na ako ng buktog at paano na rupay yung bus? Hindi natin magagawa ho yan, sir. Wala, nag-aliwanag naman lang naman naman, ina-aktin naman ang ombudsman. Ito na lang ako, sir, Ramaliwano. Kinakasuhan yung anak ni Mrs. Flores. Kinakasuhan. Kasi ang sabi ni Honorable Ombudsman, kung kita ka po naman, sila raw ay presidente ng mga NGOs, yung anak daw niyang dalawa. Sila raw tumatanggap ng cheque. Dokumentado po yung sinabi na yun ng Ombudsman sa kanyang report. Sinabi niya, sila raw nag-execute ang memorandum of agreement. Pero sa 82 NGOs na yan, kung saan ang 8 eh, nililink yung laki dyan ng Pilipinas. Kung 74, hindi na yung hinahanap yan. Wala na silang pakialam na sa 74. So yung 1 na lang, kung saan ang sabi, eh kay Janet daw yun, kahit wala namang dokumento, ano, wala naman pilman ng pangalan. Wala namang pangalan sa NGO. Asaan yung cheque? Asaan yung cheque na sinasabi ng Ombudsman na pinirmahan o tinanggap ng mga anak ni Jesus ng Pilipinas? Nasaan yung memorandum of agreement o memorandum of understanding na pinirmahan ng mga anak na para i-agreement ko ng plunder? Ang plunder o nagyansa, nakakaawa naman. Kanyakayagan ko ngayon yung pamating niya nagtatago kasi plunder. Pero sinabi ng Ombudsman, sinabi mismo ni Ben Hur sa kanyang cross-examination, wala naman mong mga kasalanan. Sir, ano nangyay sa telo na pinibig ni Napoles? Eh kasi kasama sila Secretary Musco, kaya ayagin naman. Hindi, bakit kayo ay ilabas sa inyo, sa part nyo? Well, nandawa sa Senate pa. Sinawa na yan sa Senate. Bisa kailin naman, diba? Nandawa, mayroon claim si Lodit Solis na sabi niya, at isang abogado ito ang usap ko dati, na si President Napoles itumanggap ng donation, yung campaign contribution para ni kay Napoles. Bakit hindi kasama sa title affidavit ni Ombudsman? Hindi naman kasi pwedeng sabihin niyan kay President Pino. May mga components kasi. Kaya nga ang importante ni Napoles yan. Eh well, siguro alam niya, ba't siya sabihin niyo? O diba kasi nung sinabi niya yan, nag-upisa siya sa mga obispo. At yun ang sabihin. Siyempre, kung ano yung gagawa sa sabihin. So kung maayos yung station, alam niyo po sa mga yun. Mayroon ka mga adyasyon ni President Carlos. Hindi naman yung adyasyon niya sabihin. Pero alam natin siya. Wala pa kayong paaway niya. Wala pa kayong kumulis na dito. Pero mayroon na. Maraming na lang. So basically, yung mga sinasabi nila ng mga ebidensya, attorney, ay puro mga newspaper report. Sinabi ng sinabi ni Ben Horloy at yung mga documentation kung ano, pira-piraso lang kung mayroon. Eh kasi nga yung kanya sinasabing ledger, eh 2012 lang pala niya kinopay yan, dahil bumili siya ng ledger 2012. Eh ang aligasyon ay 2004 ng 2010. Paano mo mailalagay yung ledger mo doon sa 2012 na wala ka na yung sabi niya, ito po, sabi niya, si Janet Rimanolis daw at siya na pinigilin niya ang pera doon sa Chico. Pero nakakalimutan niya, na si Janet nasa Los Angeles. Kasi may passport siya. May tatang yung passport siya naman, at that time, hinabi niya nasa Europe. Si Ben Horby nasa Europe. Pagka ganun kasi nahuhuli mo yung kasunod niya, sinasabi niya kasi nag-Skype ako. Yung pinasabi ko na lang na ang sabi ni Ombudsman, hindi kinasuhan kasi kaibigan ni Ben Hardoy. Si Ruth Allen Luste po ay kaibigan ni Ben Hardoy. Basta pa kayo hindi ni Ben Hardoy. Pero pinasuhan siya, bakit tunayan niya daw? O bata pa ni Ben Hardoy lang. Eh kasi sinabi ng mga Ombudsman, yung abogado ng Ombudsman, yung investigador ng pilot kaso, pagka daw hindi ni Ben Hardoy, hindi na rin lang ito. Hindi na si Ruth Allen Luste. Kinasuhan ba? Hindi naman kinasuhan. Pinakalala na agent.
O, pero hindi naman pinasukan. Kailangan naman nanay niya. Yung nanay niya, sila rin yung mismo nag-deal ng NGO, yung nanay niya. Yun ang ginamit ni Benmore. Ginamit naman ni Benmore, siya yung naglagay ng mga baby pangalan. Siya naglagay, inamin niya yun. Hindi pilala ni Janet yung mga tao na yan. Yung nilagay ni Benmore, hindi niya pilala. Tapos sinasabi niya, kriyado raw siya ni Janet. Pag tinatanong mo, kasi sabi ko yung alpha list, ito yung listahan ng mga kriyado mo. Sinusubitin mo sa BLA para patunay na nagpapahit ka lang. Yung pangalan ni Benmore, wala na sa alpha list. Sabi ko sa ombudsman, kinuha ko ba yun sa BIR? Ay, hindi naman nila sila. Kasi sabi ni Pedro Repliante siya, o yung SSS niya, awala na rin. Eh, yung Pinoy Contribution, awala na. Eh, yung ITR, awala ko sila na rin. Eh, yung ITR niya, kahit mga ITR niya, nababa siya na yung tagtas. Nakapangalan yung pangalan ni Jalo Dino. Awala ko eh. Pagkakas ka sasabi ni Pedro, kata yung sinabi lang ni Pedro Repliante siya. Attorney. Oh. Attorney. Meron na kayong employee, ay, ano tawag nito, client attorney privilege. Ah. Di ba? Kayong dalawa ni Mrs. Napoli. So, I'm sure pinag-aralan mo rin yung kaso bago nyo tinanggap ito. Oh, siyempre. Siyempre, hindi mo naman siya may didepensa kung di mo muna pag-aralan. Personally ho ba, kayo, do you think innocent si Mrs. Napoli? Personally po, naniniwala po. Personally po. Naniniwala po pa si Mrs. Napoli si hindi mo nag-commit ng kung meron po na-commit si Mrs. Napoli, pwede yung paglalagay kung meron na pagpapagayin po. Kasi si Mrs. Napoli so, eh isang legitimate supplier ko. Supplier ko at ang mga NGO bumibili sa akin. Ngayon, ang NGO, pag hindi bumili sa akin, magagalit ako kasi hindi bumili. Kaya ayaw na ayaw niya ang ghost delivery. Kaya ho, nung kinross na isang po si Mrs. Napoli, ay si Ben Hordoy, doon sa nangyari sa Makati, sabi ko, ano ba pinagawa niya sa Makati? Hindi ba pinagawa niya sa Makati, tinatanong lahat, nagpa-meeting siya bilang supplier, nagpa-meeting siya ng mga NGOs. Kumusta ang deliveries niyo? Kumusta ang mga shipments niyo? Maraming sumagot, okay ang delivery, gano'n. Ikaw, Benmore, kumusta yung deliveries mo sa Spotted? Sabi niya, okay naman ho. Okay, so ano nangyayari sa deliveries? Dito sa mga tanong na to, kung saan ang nagsabi nito, mismo si Benmore, sa cross-examination sa Makati, regional transport, saan ang illegal detention. Kasi sabi niya, inaayos ko na po yung deliveries. So, mababasa niyo dito, si Janet, walang kinalaman sa deliveries. So, ang nag-deliver ko, si Ben Hart. So, anong papel ni Janet Napolis dito? Kung sabi mo, kinakausap niya yung mga NGOs. Meaning, ito yung mga NGOs, so, ito yung nasa front line. Siya mastermind or what? Paano? Dito. Kasi ho, ang NGO, mga organisasyon po yan ng mga mahihirap lang eh, para tumutulong sa mga farmers. Sila ginagamit ng mga implement agencies para mag-distribute sa mga beneficyo. At yung mga products na yan, binibili nila yan kay Janet. Yung produkto na yan, produkto yan din. Kaya nga nung tinanong ko siya, sabi mo may warehouse si Janet. Sabi niya kalahati na doon ng kwarto na yun ang next one. Pero ang tinignan ko, hindi naman pala kalahati. Ang lalaki pala ng mga building. At kinabitik niya, nung binalikan ko siya, nung sumulod na linggo, kinabitik niya na may factory talaga si Janet ng fertilizer. At meron talaga siya kung supplies ng mga sprayer, ano, ng mga farm machineries, farm machineries. Kinabitik niya yan. Sabi ko sa ombudsman, bakit hindi mo yung investigan niya? Nakarating ka kung saan-saan. Eh, kung saan isang bayan, hindi investigan niya, 91 persons. Kinuha mo ng statement yung 91 tao sa araw na. Hindi ba yun na investigan mo 91 tao, ginawa mo na sa Rizal na nag-type ka pala ng isang araw na. So, ibig sabihin si Janet, Mrs. Napolis pala rito, supplier ng mga NGOs. So, supplier siya. Okay, now, bilang supplier, naitanong po ba ninyo sa kanya? Kung nag-effort siya para alamin kung mga lehitimo ang mga NGOs na ito? Lehitimo ho ang NGOs. Lehitimo ho yan. Sinabi na yan ng ombudsman, sinabi na yan ng inventor. Legitimate ho yan. May track record ho yan. At yan ay nasa SEC ang mga papel nila. Pinamin na yan ng commission on audit, hindi na ho yan bilang susapan. At saka hindi lang naman ho kay Janet sila bumibili. Maraming sila suppliers na pinagkukuhan. Nagkataon lang ho sa 772 bidang projects. Ang kay Janet ho, ang sabi sa akin, nasa 40 pa lang. Nasa 40 projects lang. Inamin na ho yan ang COA. Inamin na ng COA, 20, ganun na. Siguro hindi, 40 something, sabi niya mga 50. Sabi mo na 50.
700 mahigit na projects walang kinalaman si Mrs. Tapolos. Dambuhala po itong kaso na ito eh. Ano sa tingin nyo ang motibo at siya ay tinuturo ngayon? Eh kasi nahuli ko siya na hindi nag-deliver ang minora siya ni Mrs. Tapolos. Tapos pinayin na siya ng panipalitin. Meron mo siyang warrant o pares saan no bail recommended. On record po yan, no bail recommended si Ben Coroy sa pagnanakaw niya ng 300, sa pagkakakaso niya ng 300,000. Sinabi ng ano doon, ng judge, na merong probable cause, pinailan siya ng magpahitin at napahitin at dahil doon, na-issuean siya ng no bail na warrant. Ngayon, ang ginawa niya, tumakto siya sa NBI, nagawa siya ng kwento, bidap, etc., pinahuli siya, etc. So, nakalibre siya, hindi siya nakulong. Kasi kumuha siya as witness protection program. So, ngayon, yung kaso niya, na-dismiss na. Di-dismiss na ng DOJ, pinawithdraw. Pinawithdraw na yung kaso. So, yun ang sinasabi ko na talagang pakinabaw niya. Imbes na dapat nakakulong siya dahil may kaso siya na qualified there, eh, hindi siya hero of the year. One last question. Thank you, thank you. Decision. Ano nangyari doon sa petition ni Napoles that she should be made into made a statement? Ayaw naman ni Ongs na doon. Pero is it true that she asked the guest secretary to make a statement? Oo, sakta yan ako kasi naklante naman ang kaso eh. Ako naniniwala ako na talaga naman palaktan. Dahil hindi naman siya pwedeng kumuha ng post delivery, hindi siya ang nag-deliver. Hindi niya trabaho yun. Merong trabaho doon siya nagsusupply. Kagaya ko, kung bumili ka ng mineral water sa akin, natural, kikita ko. Yun ang kita niya. Pag bumili ka sa akin, kikita ko kasi legitimate naman yung tubo ko yun. Alam naman, mag negosyo ka na hindi ka kikita. Si Mrs. Napoles, wala pang kita, supply kaya. Kaya di ba nagkakaso na siya dati sa mga helmet? Supply talaga, matagal ang supply niya. Yung affidavit na yan, did she not admit in that affidavit that she committed an offense? Oh, well, hindi ko naman sinasabi na commit siya ng offense noon, pero ang sinasabi niya, kasi alam natin sa gobyerno, walang project na naglalakad. Kaya gusto mo makakuha lang sa project, nagbibigay ka kahit paano ng pangako o advance o ano. If ever bribery. Pero hindi naman plan na na amount yan. Diba? Usually, hindi ko alam kasi wala naman akong makakama sa gobyerno. Pero sinasabi ng mga tao, usually, kailangan mo ibigay. Para daw makakama yung kate. Pero pagka nagbigay ka, hindi naman plan na rin. Sa attorney si Aris, attorney, parang kung pagbabasihan mo yung mga statement nyo, parang lumalabas ho na si Ben Horlo yung kumita. Tama ko ba? Eh, hindi ko sinasabi, parang pinakukusap yung bank accounts niya. Kasi ang check eh, ang pera ng NAPOR and LDCTR kasi ay napunta sa kanilang mga NGO. At kung sinasabi nilang host projects to, sa parang ilabas nila saan yung pera. Di ba? Eh, ang sinasabi lang nila, binigay namin kay Mr. Convenient. Wala naman resiko. Pero kung titingnan po kung sino may pera, Ben Hur and Janet Napoles, mukhang malabo yatang na kay Ben Hur Loy yung pera kung sakali. Paano ko ninyo papaliwanan? Bakit natin siya sabihin malabo, hindi pa natin nakikita yung bank accounts niya? Yun pong mga properties na... Yun nga, yung mga properties nga ni Ben Hur. So, sinasabi ko ninyo na may mga properties kung nakatago si Ben Hur Loy? Baka hindi nakatago yan, naka-open niya. Kaya nga pinasubo niya ko yung Land Legislation Authority at saka yung LDO. Yung mga Montero na gano'n, si RV, Fortuner, mga malalakas. Sinubihin ako yung LDO. Sinubihin ako yung Land Legislation Authority. Okay, isa na lang ha. Noon pong hindi pa ko hinuhuli si Janet Lim Napoles, lumabas ho siya para ipaliwanag yung sarili niya na siya ay wala akong pinalaman dyan. Ang isa pong hindi makakalimutan ng tao na sinabi ho niya, ang kayamanan ko ay galing sa isang mining company. Nasaan na ho yung mining company ko? Oo, yan. Kung gusto niyo, sir, Patricia, bigyan ko kayo ng pamasahe dali ng kapag Indonesia at imbestigay yung business partner. This is one money billiard of Indonesia and you can go there, you can investigate this the transactions of this guy and he will tell you kung ano sila dyan. Wala pa hong naririnig yung tao ko na pangalan ho ng mining company? Meron ho. Anong ba? Meron ho. Kung gusto niyo ho, kasi nakikiusap yung mga yan na pupunta-punta sila sa Pilipinas, ayaw nilang, actually, alam ni Secretary De Lima yan, inimbestiga na yan ng Central Bank ng Indonesia. Dahil na nga, na-intikip na nga sila dito, so inimbestiga sila ng Central Bank of Indonesia
at na-clear sila ng Central Bank of Indonesia at maliwanag na ang kanilang mga legitimate projects doon ay talaga legitimate projects. Ang kanyang business partner doon ay involved sa mass housing, parang manibilyar yan ng Pilipinas. Sila yung nagbibigay ng mga military housing sa doon at meron silang mga coal mining. Nakita ko na yung mga business na yan eh, sa coal nila doon. At yan ay mapapatunayan ng tao doon. Kung gusto nyo, puntahan nyo doon at makikilala nyo siya doon. Ayaw niya kasing pumunta rito, siyempre Pilipinas to. May mga empleyado po si Janet Lim Napoles na nakikipag-transact po doon sa mining company sa Indonesia na nandito sa Pilipinas. Yung mga yan, hindi yan empleyado, business relationship yan. Ang nagpapatakbo niyan, ang Indonesians. Si Janet, ang kasosyo niya dyan. May mga dokumento dyan at yan gagamitin ko sa amin. Hindi ko pwede ilalabas dito yan sa Lupis yan. Pero yan, ilalabas ko in due time. Pero, attorney, sana-sana na lang. Ba't yung mga banggit yung pangalan ng company? Kasi kailangan ko protektahan yung pangalan ng tao. Tama rin ang mga. Kailangan ko protektahan yung pangalan ng tao. Pero sabi ko nga sa'yo, boss, kung gusto mo, pwede kita ipupinan sa tao na yan, pumunta pa ng Indonesia. At ipistigahan mo, lumabas na yan sa DOS. Lumabas na si Channel 2 yung lahat dyan, mga traffickers na yan, tao na yan. At sinabi ng tao na yan na siya ay aking business partner. Ang mag-asawa niya ay aking business partner. At saka yung property ni Mrs. Napoles, kagaya ng tayo sa Ayala mo, ang 90s pa yan. Paano mo sasabihin na buwan niya sa kita? E 2004 na ako. Yung sinasabi mo tungkol dun sa 82 na NGO foundation, tapos walo lang ang kaya ng college, ganun yun? Walo ang nililink sa kanya daw. Ang 82 na yan, nasa FOA report niya. Nasa FOA report. Kaya nga yung cross-examination ko sa FOA report, 772, sabi ko, ilan dyan ang project ni Senator Lutina na hindi siya nagpabit? Lahat daw. O ilan niyang senator na involved, 23, lahat daw ng legislators kayo. So in short, lahat ng PDAR projects, wala namang senator o congressman na nagpabid. Hindi naman sila kasama dapat eh. Oo, alam mo naman nga sir, congressman ka. Pwede ba naman ipabid mo yung NGO? Pwede ba ipabid mo yung PDAR po kung kanino mo yawan? Maliwanag naman yan, sinasabi naman ng Kuhayala, hindi mo trabaho yan bilang congressman na magpabid ka. In fact, wala namang legislator na nagpabid. Pero bakit? Pag si senator lang nila hindi nagpabid, issue kaso. Yun ang hindi ko hindi yan eh. Kasi, nung tinanong ko on cross yung ano, bakit meron ba nagpabid na senator sa NGOs niya? Wala. Wala naman eh. 772, wala naman nabit na tayo. Wala naman nabit kayo sa eh. Bakit kung si senator bukas, and really, o si senator Lee, hindi nagpabid, eh nagiging kaso na, nagiging kanda. Okay. We are running out of time to make questions tayo sa mga individual resource persons or using the general. This point, we'd like to thank our guests, Professor Alan Aguila and Senator Ana Aguila, and Party Amiliana and Lucas Barrios, and Attorney Steve Lewis, Council of Janet Lina Morales. Maraming salamat sa mga kanila. Wala naman evidence.